Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng MBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute, pati na ang Earth Savers Dreams and Some pinarangalan na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi. Ngayong buwan ng Marso, ginugunita po ang World Theater Day. Dito po sa Pilipinas, merong Presidential Proclamation for World Theater Week, which was appreciated by UNESCO International Theater Institute. Kaya nga po, natatangi ang ating kwentuhan ngayon. Kausap po natin ang isa talagang batikang playwright, walang iba. Mula pa po from Chicago. Maswerte tayo nandito ngayon, balikbayan, para sa buwan na ito dito sa Pilipinas, si Professor Rey de la Cruz. Alam po ninyo, si Rey, bukod sa mga dula, ay napakagaling na manunulat. At nakilala na higit sa lahat sa kanyang heritage-based book, yung tinagurian niyang tungkol sa Ballesteros in My Mind. Ito po ay napakahalaga. Dahil kahit na nasa ibang bansa siya, nandun ang kanyang umbilical cord sa paggunita, pag-alala, pagpapahalaga sa kanyang tinubuang lupa. Pero meron pa rin po siyang ginawa. Nakatutuwa. Biglaan po, meron siyang ginawa pa rin isa pa rin heritage-based book at tungkol naman po sa isang mini biography na nagulat nga po ako. Ay sinulat niya tungkol sa atin sa dahil batang-bata pa po itong si Rey, nauna siyang nagsulat at tinanghal ang kanyang mga dula sa Fort Santiago. Pero itong ginawa niya ngayon na bagong book na kasama sa launching sa National Library, naku ho, huwag niyong kalimutan, imbitado kayo. It will be showing there with videos and everything. Meron pang ang pelikula. Pag-uusapan natin yon, pero ngayon, dahil napakagandang pagkakataon na kasama natin ang illustrator ng kanyang libro na talagang masasabing very attractive for children. Actually, nung alam niyo itong si Rey, pinipresenta yung libro na may hawak. Pag nakita yan, natutuwa talaga sila sa illustration. It captures really their interest. So Rey, ikwento mo na, ipakilala mo ang brilliant illustrator, walang iba kung hindi si Beth Parrocha. At bago mawala ang kanyang charger, ito mahirap talaga dito sa ating magugulong wifi situation, kausapin muna at makipagkwentuhan tayo kay Beth. Rey, take it away. Si Beth Parrocha ang illustrator ng aking bagong libro na pinamagatang Cecile Guidote Alvarez, The Philippines. At bilingual po ito, ang Tagalog translation on Cecile Guidote Alvarez, ang Pilipinas ay isang tanghalan. This is a picture book biography tungkol kay Cecile Guidote Alvarez. Siya ang tinaguri ang mother of Philippine theater at siya rin ang founder ng PETA, Philippine Educational Theater Association. Importante na magkaroon tayo ng mga picture book biographies kasi yan nakakaroon ng mga role models ng mga bata, lalong-lalo na ang mga batang babae. Hindi binibigyan diin ang
ang female role models. So si Cecile Guidote Alvarez is a good female role model, lalo na sa mga batang babae. At importante rin na magkaroon tayo ng mga non-fiction books. Kasi alam mo na, marami ng mga fake news, and also importante na magkaroon tayo ng Facebook, ng fake news. Itong si Beth Parrocha, isa sa mga top-notch book illustrators ng Pilipinas. Siya ay nagtapos ng visual communication sa University of the Philippines sa Diliman. Okay? So eto na, si Beth Parrocha. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, naku, nakatutuwa dahil nakikilala ka sa mga illustrations mo. At saka yung mga nakakita, sinasabi sa akin, naku, ang galing, ang ganda. Pwede pang magpa-illustrate din. So, kanya kailangan siguro mamaya bago ka mag-disappear, baka pwede mong i-share ang email mo para makontakt ka nila. Pero paano ba kayo talaga nagkatagpo ni Rey na ginawa mo ito? At saka paano katagal? It's so colorful and it's so... meron akong kaibigan. Very attractive. Meron akong kaibigan na taga-Sambeda na si Mintoy Rosa. Tapos, nung nalaman niyang gagawa ko ng children's book, nirekomenda nga niya si Beth Parrocha kasi may ginawa siyang logo para kay Mitoy Rosa. Pero itong si Beth Parrocha, much in demand yan. Pipila ka. Oo. At saka, alam mo, ang ginagawa niya by hand. Hindi computer. By hand. Okay? Handmade talaga yan. Artisan. So, mas kaya matagal niya gumawa. Beth, magkwento ka na kasi you can inspire. Alam mo, Women's Month ito eh. Sasabihin nila, naku, mahirap talaga dyan na mag-artista. Wala pwera kung entertainer ka, wala kang kita, mahirap. Pero bakit nandiyan ka at ano ang masasabi mong nag-attract sa'yo, naging magnet para talagang mag-focus ka on this visual arts way of making things alive? Kasi binubuhay mo talaga ang salita. Okay. Cecile, for your information, most of the children's book illustrators in the Philippines are women. Oh, siya talaga. So Beth, you can share your trade secret. Hindi naman biglang makukuha yan eh, pero magandang maka-inspire. Sa college pa po, tumutok na talaga ako sa paggawa ng mga libro. Ang una kong napasok ang trabaho ay sa Carmelo and Bowerman, kung saan nililimbag talaga nila ang mga libro. Kasi napaka-interesting para sa akin na yung kwento ay yung usually kasi yung writer konti lang naman yung words per spread eh, pero pagdating na sa illustrations masasabi na isang tingin mo pala alam mo na, marami ka na kagad alam, not just kukumpara yun sa words, mas marami words ang pwedeng na kagad in one glance, marami na kagad isang paragraph na. Whereas yung sentence nung writer, isang sentence lang. In words ng writer, isang sentence lang. So, sa mundo ng picture books, kasi may tinatawag na yung the writer has a story and the illustrator has a story. It's just in the genre of the picture book that this happens. So, it's interesting for me as an artist na to be able to tell stories through pictures. Okay, we were taught that in college to be how to be visual communicators, not just illustrators, but to be able to communicate visually, to be able for readers, for non-readers to be able to read books through visuals. So yun yung training namin sa college. So yun nga po, together with I really tried to have my
make colors really bright. And kasi ang isa sa mga layunin ng mga picture books ay para, kasi ang mga picture books talaga ina-entice yung mga bata na ano, mga 3 years old. Mga 3 years old, usually kinder, prep, ganyan, grade 1. Sila yung main target talaga ng picture books eh. Kasi tinatry pa silang turuan kung paano mag-enjoy ng mga libro. And you're able to do this through colors usually kasi they like bright colors. And yun nga, so with this book, although medyo ano ba to, medyo I'm sure mahihirapan sila i-grasp first yung mga words kasi nga maliit lang naman yung vocabulary nila. So I tried to make the pictures bright and interesting para enough to grab their attention. And eventually, as they grow older, as they yung mas lumalawak na yung vocabularies nila, they're able to appreciate more the text. And yun nga, together with the pictures, mas may integrate. It's a marriage kasi between the text and the pictures eh. Mas magiging buo yung kung ano nga ba yung gusto iparating nung writer or nung libro sa kanila. So hopefully with Cecile Guidote Alvarez, the Philippines is a stage, somehow yun nga na nalundagan natin yung position na yun, na yun nga, at least visually makuha sila, ma-attract sila dun sa visuals, yun nga, and in time hopefully they'll be able to understand the text as well. Thank you. Ayun. talagang it was very attractive when you talk about colors, pati yung mga shapes at saka yung images na binuo mo. So ngayon mga ilan ang ginagawa mong libro within a year na picture books? Eh kasi nakapila nga ang tao, so ilan ang pwede mong tapusin isang taon. Iniisip ko na lang, ma'am, na ano, yung word na nagtatumbling na lang ako kasi sa ngayon apat yung ginagawa ko sabay-sabay. Wow. At saka sabay-sabay, yung book designer at saka layout artist ko biglang nagkasakit. So, you know, sa libro si ano rin, si Beth Parrocha ang book designer at saka layout artist. Ayun. So she took over. Yeah. Kasi training din namin yan sa college na we do also graphic design. So it's a package. Sabi ko kay ano, nung sinabi niya sa akin na si yung nephew niya ay may sakit at hindi na kayang kampanan yung ano na yon, yung work na yon. Sabi ko, sige, di ako na lang. Walang problema. Buti na so, lang. Marami siyang roles. Swerte. Swerte, Rey. Ano? Ako nga nagulat talaga nung sinabi ni Rey, gagawa daw siya ng parang biography. So nagulat ako dahil hindi ko naman siya kinakausap. Talagang he's a heavy tasting. Kanya, ito gusto namin talagang i-offer. Pinag-uusapan, we showed it to the director of the National Library, ano, kung saan magkakaroon ng book launching si Rey. This is on March 15. Wednesday. At 9 o'clock dumayo na ho kayo, pero it will be open until Holy Week. And it will be interesting kasi total yung exhibit, besides the book, meron yung mga all kinds of designs on the Sustainable Development Goals, at saka may UNESCO patronage ito. Eh talagang ibinabandila ng UNESCO ang pagpapahalaga sa tradisyon, sa kabihasnan, sa kalinangan. Kanya suwak na suwak itong mga likha ni Rey. As a matter of fact, isa sa partners namin ay ang DFA UNACOM, which is the UNESCO National Commission. Dahil yung early childhood education, napakahalaga talaga eh. And even to attract them to begin reading, to get interested in writing, and kasama na dun na rin yung
imaging, ano? Kanya napakahalaga itong ganitong mga likha ninyo. Can you mention some of the books that you illustrated, ano? Saan available? Nag-illustrate po ako before with Adarna Books. So, I have Pambihirang Buhok ni Raquel. Ayun. What do you call this? Also with OMF, O Mateo series. Again, with sobrang dami na kalimutan. Ang dami na. Yes. She has illustrated over 50 books. Over 50 books. Alam mo, Beth, we can have a table at the library. If you have samples of your other illustrations, of course, we're launching the twin books, pero basically, it's also to feature the film, which is most awarded na ginawang animation. Ano? If you wish, if you have copies of all of your different illustrated things, kasi we can do events in the library while the exhibit is on. There can be also other different films beside the basic videos that will be shown. So if you wish, we can have a table of some of your things and do a little note there about picture books or illustrations, challenging children early on to be attracted to writing, illustration, reading. Eh, yun ang problema natin ngayon eh. Tinitira na bumagsak ang Pilipinas sa reading, math, at etc. Oo nga po. Diba? So, we can... Usually, ang ginagawa ni beginning readers. Beginning readers. That's important. Pero ito yung Cecile Guidote Alvarez, yung medyo nakakabasa na. Hindi lang yon, bilingual. Kaya may English yun, sa Tagalog. So ngayon, ang talagang problema kasi alam ko na baka masyado magiging masikip yung with her talent na maging layout artist, and she was able to do magic na hindi overloaded yung mga pages. She did a wonderful job. No, it really is wonderful. It was a great surprise to see your book. Kasi nakita ko na lang yan nung pinadala mo sa New York. Ngayon, dadalin ko sa Assembly of Goodwill Ambassadors ng UNESCO at saka Artists for Peace sa June. When there is this assembly, which is from different parts. And ang major concern ngayon talaga ng UNESCO is really rethinking education. Lalo na dahil nagkaroon ng COVID, isolation, etc. There is a big, they already held the summit for educational transformation. So, mahalaga ngayon talaga ang pagbibigay ng mga innovative approaches to facilitate learning. Kasi sabi nila, medyo na stagnate ang educational accomplishment ng ating bansa. Cecile Guidote Alvarez, The Philippines Stage, yung manuscript ko, yung lahat ng draft ko at yung artwork ni Beth Parrocha will be donated sa Children's Literature Center ng University of Minnesota at Minneapolis. Ng archives doon. Ang inaano nila yung creative process. Yung first manuscript ko hanggang yung final na gano'n. Tapos yung mga artworks ni, yung illustrations ni Beth. So, it will be there forever for future researchers to look at. Siguro maganda rin na dahil nasa library yan, kopyahin yung inyong mga original and then develop some and even have a webinar siguro na nationwide through the libraries of the National Library para it can help enhance educational approaches na creative, innovative, talagang
stimulus for having even critical thinking kagad kahit na bata pa eh. Mahalaga opo, yun. Tama po kayo dyan. So, this is a very good opportunity. Anyway, Beth is coming and you are going to be featured with her in the book besides your film, di ba? So, yeah. Magandang pag-usapan yun lang. Aalis kagad yung director. He has to go to Davao, but we can start conversing about it. We have been talking to DepEd and I think we can develop a special webinar on this concept of encouraging early childhood education through this kind of twin approach. Kaya ako, marami akong natutunan sa comics eh. Ang language ko sa comics ko nakuha eh. Kasi iba same yung... Same here. Lumaki ako sa classics illustrated. Nalala mo yun? Oo. Yeah. So, kaya alam ko na yung... Kaya talaga ito eh. Oh. We have to go back to that concept and then using it to really provide the messaging and the values that we have to embed in the young. Katulad ng honesty. Diyos ko, kanya ang corruption eh. Ngayon, ang malaking siga eh kung mas marami kang manakaw, mas siga ka, hindi ba? Kung makakalusot ka, yung mga ganun. Eh, nawawala yung mga values na kailangan very early on embedded sa mga bata para dala-dala nila yan hanggang sa adult sila in whatever career opportunities they enter. So, napakahalaga nitong early childhood education na talagang magagamit ito for values learning and embedding appreciation of history, habitat, heritage, language. Maganda nga itong ginawa mong twin language because even UNESCO encourages mother tongue use. Pagkatapos, they have declared a decade for indigenous languages protection. So, you're really on the course of action of UNESCO in a summit that the UN called for transforming education. I think this is one basic either rediscovery, reconnecting, and getting the latest knowledge or experience from people like you and Beth. Kaya mabuti na lang meron na itong na-realize natin na Zoom and other kinds of connectivity and whatever experience and innovation can be shared nationally. Maybe we can do this as a project with the National Library and them. Di ba? Ay, ma'am, Juan Bar na lang po ako. Thank you for having me here in case bigla na lang ako mag-disappear. Oh, dahil alam mo talaga so ang hirap ng hirap talaga ng Wi-Fi. Ako kung minsan kung saan dumadako dahil sasabihin nila hindi ka namin maintindihan, etc. You really have to search. At ikaw nga eh, buti nga na kausap, nakapagkwentuhan pa tayo bago namatay ang iyong malapit na nga po. Baka lang bigla ako mag-disappear. Okay. At least mag-thank you. We have muna to ako sa thank inyo. You for all your initiatives and so magbababay ka na. Pagpapatuloy naman namin ni pagpapatuloy namin ni thank you. See you, ma'am. Kwentuhan. Oo. See you on Wednesday. Sige po, salamat. Bye. Okay. Bye. Rey, ngayon pag-usapan naman natin yung pelikula mo, no? Nakatutuwa talaga na it has garnered so much appreciation and accolade because heritage-based nga, nagawa ng animation in a short time, it really arouses that kind of interest and love and concern for your native land. Eh, lalo na ngayon, napakalawak ng migration or the diaspora situation in countries, ano? Kanya napakagandang halimbawa itong ginawa mo. It's a classic now.
your writing about? Cecile, I never plan on it. Pero nung pumunta sa Chicago, si film historian and documentary filmmaker Nick De Ocampo, nang pumunta sa Chicago in 2018, sabi niya, Rey, gumawa ka ng animation sa based on your book. You know, sabi niya, we need children's films in the Philippines. Unang sinabi niya sa akin, I just dismiss it. Sabi ko, malayong mangyari yan. And then, inano ko kay Ronnie Kersi, yung pamangking ko, hanapan mo nga ako ng animator. So, yun ang project namin na gano'n. Tapos, yung pala, yung pinsan niya sa kapamangking ko, na si Carlo Garcia Hino, na nakatira sa Montreal, yung pala nag-aral ng animation. So, ayun. Doon na kami gumawa noon. But I never plan on it. Tapos, nung nagkaroon na ng animation, sumasali kami ng mga film festivals. Merong isang website sa film sa Las Vegas, ang pangalan ay Film Freeway. You can join as many as 10,000 film festivals. Marami ng film festivals yan kasi online na lahat yung mga yan. Pero madugo kasi for every category, magbabayad ka ng pera. For example, Best Actress, $20. Best Actor, na $20. So, malaking ano yon, magagastos ka talaga. May expense talaga. Yeah. But you know, you have to play the game kung gusto mong maging successful. Yeah. And we have won over 90 film awards from festivals around the world, making Balesteros the film, the most decorated film, a Philippine film of all time. So, yun. Ang pinaka... Nakatutuwa talaga yan. Nakatutuwa kasi mapapanood nila yan doon sa National Library when the book is launched officially, and then it will be shown as well. So kahit na sinong dadaw, kasi the library is visited by schools and students, makikita nila yan for the duration of the exhibit book and all kinds of artworks in terms of the sustainable development goals. So napakahalaga ang yan. Classification ng pelikula is it's a documentary animation. Bakit documentary? Lahat ng films na based on truth are called documentaries. Mm. Okay? Ang pinaka biggest honor namin na nakamtan ay Best Documentary Animation sa International Cosmopolitan Film Festival of Tokyo, Japan. Yan ang land of manga and anime. So yan ang pinakamalaking honor. Bravo. So sa ganyan pong balita, patikim po ito, kita-kita po tayo every day, but starting on the 15th of March, we celebrate women, we celebrate world theater, we celebrate water, meron rin yung exhibit Afro-Asian dyan, merong bisita rin mula sa Morocco, sa Africa. So, napakaganda pong connectivity and panorama ang inyong matitikman pag dumalaw kayo sa National Library on the 15th at 9. At magpapaalam na tayo, ewan ko kung may panahon para maparinig ang awit dun sa iyong libro. Ang maririnig ninyo is Salamat Cecile. Salamat Cecile na kinanta ni Franz Madriaga. Ayun. So maraming salamat, Rey. See you sa National Library March 15, 9 o'clock in the morning. Okay. So, doon tayo magkikita-kita muli. At doon yung makikita ng personal, pwedeng mag-sign ng libro si Rey doon sa library. At si Beth Parrocha. At saka si Beth Parrocha. Okay. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga manunulat. Mabuhay ang mga illustrators. Salamat, Cecile. Ang Pinoy, ang kulay mong imahinasyon, ang bubukaw sa damdamin ko. Sa patatag na peta, sining kultura, wika at tradisyon, nananatiling buhay lumipas pa ang panahon.
sari-saring kwento, magharing panaginip, malalayong puong, at tabladong maliwanag, palakpak ng manunood. Salamat, Cecile, ikay ina ng dula ang Pinoy. Ang kulay mong imaginasyon ang bumugaw sa dumdami. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng ITI, pinamumunuan ngayon ni dating Senador Joey Lina. At nandyan din po ang Earth Savers na itinatag ng yumaong environmentalist Senator Hiherson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagmamalasakit pakikinig sa Radyo Balintataw. Salamat din po sa aming mga kasama o kakampi para ihatid ang paaralang bayan sa Himpapawid, DZRH, Radyo Balintataw. Yan po ay ang Mapicon Herbal-Based Insecticide, Tesoro's House of Native Arts and Crafts, Cachuela Spanish Colonial Cuisine Restaurant, Forma Ginawa Street, UP Teachers Village, Quezon City. Para sa social media needs, contact info at abacosolutions.ph. Salamat din po sa aming technical supervisor, Salvador Muyar, executive assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, pati na rin po Epsilon Alvarez, Earth Savers National Youth Director, at ang Frontline Productions na kasama po sa ating ITI Secretariat, Production Coordinator Roderick Alo. Sana po sama-sama po ang ating pakikiisa para sa kapayapaan, para sa climate justice, at patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos para sa atin nakikiisa po tayo. Sinasaluduhan ang mga Ukrainians sa kanilang paninindigan sa kalayaan at demokrasya. God bless them. Mabuhay ang Pilipinas.